Si Pastor June De La Torre, ang ating pong tagapagsalita. Salamat na marami. Ang tawagan natin ni Pastor Naparo, Duke, alam niyo sa Visayas, parehas kami dalawang mga Visaya. Ako ay negro sa Central Philippines, sa Visayas. Si Pastor naman ay sa Mindanao. No? Doon. Kaya very common yung salitang doon sa mga Visaya, mga kapatid. Ako yung mga babo kasi nalimutan ko yung aking pointer. Kaya dito na lang ako sa baba para at least magamit ko yung ating computer. Magandang umaga po sa inyo lahat. O magandang tanggal sa lahat. Ang ating oras ay 20 minutes bago mag-alas 12. Tama-tama siguro bago mag-alaw na tayo ay makakatapos ano po, di ba? Normally ako isa na yung mag-sermon ng isang oras. Pero ako ay meron mga time dyan sa kabila. Pagka nakasimangot na si Mrs., ibig sabihin doon, tumigil ka na. Kaya nga hindi ako titingin sa kanya. No? Hindi ako titingin sa inyo. Mayroong ang ating topic ngayong umaga, nagbabago yung font. Nakaginawa kasi doon sa computer, medyo iba naman ang mga connection, kaya may nagbago ang font. Ang ating topic ngayong umaga, mga minamahal ko, ay Christ Healing Ministries. Ito yung ating inyakma dito sa ating gawain natipinto ngayon. Ang nakalagay po dito, liwanag tungo sa landas ng pag-asa sa buhay at kalikasan. Tapos meron pang isang quotation dito, katotohanan at kalusugan tungo sa buhay na walang hanggan. So, Christ Healing Ministries. Inyo mapansin dyan sa iba ba na aming pangalan, Health Ministries. Actually, kami ngayon, ako ngayon, walang direct na connection sa ating gawain. Siguro yun na siyang panukalan ng ating Panginoon. Gusto ko lang maging transparent mga kapatid. Pero ako'y active ngayon. Sana, baka sakaling mga 2 weeks from now, ako'y active sa literature ministry. Dahil sa isang bagay na gusto kong magawa, mangyari walang iba kundi magkaroon ng mobile. Kasi medyo masyadong mataas ang mga needs kung magkakaroon tayo ng wellness center, lifestyle and wellness center. Kaya kailangan iniisip magkakaroon ng mobile wellness center mga kapatid. So ngayon, ang aking asawa kasi nagtatrabaho, siya po'y connected sa Infanta District Hospital po. At paminsan na yun nasa Pasay din. Sa ganong sistema kasi, at least kami ay magbubuhay ng medyo maayos at makapagpaaral ng mga anak. Alam ni Pastor, hindi kong sabihin po doon. Pagka yung doktoran, siya magkatrabaho at hindi si Pastor. Pero sa madaling pagkasabi mga minamahal ko, ako'y ginagawang lahat. In fact, napakabihis na ngayon. At hiniram ko yung help na acronym sa aking kaibigan. Actually, advisor ko sa aking dissertation sa AUP, sa aking government program. Ang ibig sabihin ng help, mga kapatid, hearts engaged in loving people. Hello. So, galing dito kay Atorne at saka kay Dr. Eleanor Castillo. Ano po? So, hearts engaged in loving people. Pero, mayroong emphasis na nakalagay po dito. Health, education, and livelihood programs. Okay? So, nakafocus sa dalawang bagay. Pero, basically, nakafocus sa mga minamahal ko sa health, education, and promotion program. Later on, ating makita ang ibig sabihin dito at bakit dito. Now, ang ating susing talata makita sa aklat ng Isaiah 60 verses 1 and 2 ay binasa po kanina ng ating isang kapatid. Nakalagay dito mga minamahal, arise, shine, no? Bumangon ka, tumindig ka, at magliwanag ka as shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Alam niyo, sa mga panahon ngayon, sobrang magulo na. Kung ating pakinggan na si Duterte, di ba? Si kanyang pangalan? Rodrigo, no? Duterte. Kung ating siya makapakinggan, kung kayo po'y nahihilig ng balita, mga minamahal ko, nanonood kayo ng telebisyon, hindi lamang dito sa ating bansang Pilipinas, kundi lahat na sa buong mundo, sobrang-sobrang ng kaguluhan. Kaya pag mayroon nagkasabi sa akin, kagaya kay Pastor, 20 years from now, ako'y makakaluhon, sabi ko sa kanya, aabutin pa kaya tayo ng ganong panahon?
Hindi kaya itong global warming lamang. Lumilibot yung dating presidente ng Vice President ng Amerika na kanyang pinupromote yung kanyang advocacy itong tungkol sa global warming. Na tayo po rin dapat na maghanda, tayo ay maggawa ng mga hakbang upang ma-prevent ito dahil sa kung hindi natin ito magawa, hindi ko lang alam paano movie po yun, yung train na umiikot sa buong mundo or sa part ng Amerika. Dahil sa global warming, halos nagyayari yung buong lugar, alam mga tao nakatira doon sa loob ng train para lang sa kanilang survival. So, hindi ko alam kung ano ang mangyari sa ating mga minamahal ko. Kaya ngayon, dapat handa tayo sa lahat ng oras. Ngunit, ang ating Panginoon, mayroong sinasabi sa atin. Ano po? Huwag tayong makuntinto na tayong nakaupo. Kaya may nahukuha, Brother Lord, medyo marami lang mga schedule sa ngayon, pero kung yung baakin ang ating dibdib, makikita mo ang laman doon, walang iba kundi sa loob sana ng dalawang buwan, ako'y makasama dito sa gawain ng alabat. Kasi tatlo pala itong gawain ginagawa. Pero sisikapin ko, na sa loob ng mga panahon na ito, ako'y makabalik-balik kahit mga 3 days, 2 to 3 days a week, ano? Makabalik dito at makapag-share ng mga bagay kung naman. Ngunit, ano na talaga dito mga minamahal ko? Mayroon tayong gawain. No? Tumindig tayo, mayroon tayong gawain. Huwag tayong pamuntinto lamang na tayo nakaupo at walang bahagi. Sa anong paraan man, mga minamahal, kailangan na tayo mayroong bahagi tayo lahat. Sabi pa sa aklat ng Matthew 4:23, "And Jesus went about all Galilee, teaching, preaching, and healing." Now, nais kong ishare ngayon pa mga ating pag-aralan ngayong umaga kung ano ang gawain ng ating Panginoon. Sa bagay ito nakita kayo sa ating title, Christ Healing Ministries. Actually, yung word na heal, mayroong kahulugan. Maya-maya ay atin niyang babagitin kung ano po yun. Ngunit ang ating Panginoon, mayroong tatlong bahagi ang kanyang gawain. First part, halos mga 90% ng kanyang oras sa kanyang sa gawain ng kanyang tinukod, nung siya nandito pa, mayroong relasyon sa ano mga kapatid ko? Mayroong relasyon sa panggagawa. Ano po? Healing. Ministry to the physical needs. Ikalawa, mayroong kinalaman sa pagtuturo, teaching. Ministry to what? To mental needs. Tapos yung pangatlo mga minamahal ko, preaching, ito yung ministeryo tungkol sa mga spiritual na mga pangailangan ng isang tao. Atin po nakita na ang gawain ng ating Panginoon sa ayon sa aklat ng Mateo 4, mayroong tatlong aspeto. Panggagamot, ano po? Pagtuturo at pangangaral. Now, more often than not, ang ating alam at malimit natin nakikita ang gawain na siyang ginagawa kahit ang ating iglesia sa Seventh-day Adventist ay mayroong kinalaman lamang sa preaching. Ano po? At itong ilang mga bagay, siguro yung healing at saka yung teaching mga kapatid, kung mayroon man, siguro yung mga 15 minutes to 30 minutes lamang na health lecture, bago yung isang oras na pagtuturo tungkol sa pangaral, tungkol sa espiritu ng mga bagay. Ngunit kung ato makikita, ito ang siyang balangkas ng gawain ng Panginoon by the Lord. Most part ng kanyang gawain mayroong kinalaman sa healing ministries. Okay. Tapos yung pagtuturo din ng dalawa na yan. Yung preaching ay halos sumasagot na lamang siya ng mga tanong. Kakaunting bahagi na lamang po. Hindi ko alam kung ito'y ating pupwedeng magawa, pero ganito alam ko mga minamahal ko na maaari itong ating gawin. Sabi po ng ilang mga comments, ano po, observation, that the most effective way, ang pinaka-epektibong paraan upang ating maabot ang mga tao saan man sila nanduroon ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Through, yung tawag dito ay spontaneous testimonies. Ano po? Ibig sabihin ng spontaneous, yung bang relax ka lang. Hindi na masyado kang tense. Ano po? Hindi masyadong talagang pinaghahanda. Ano? More often nga pagka maski sa iyong pagsisermon, sa pagkasalita, yung mga pagkakatawa na ako'y handang-handa, ako'y natitense mga minamahal ko, yung resulta, hindi ako masaya, hindi ako kontento. Pero yung hindi ako kasinong handa, ano po? Pero ang aking buong puso ay nandun, yun yung mga pagkakatawa na yung aking lektura, yung aking sermon, mga minamahal, ay talagang maayos na maayos.
alam ko na kayo'y mayroong ganong karanasan din. Spontaneous, ano po? Lumabas na lamang. Hindi mo pinaghanda kung ano yung nandoon. Of what Jesus Christ has done for you and for me personally, what He means in my life and in the life of my family. Sabi ng isang mahangara. Now, spontaneous testimonies, mga minamahal. Now, ang katotohanan ay kailangan na ating ibahagi bilang mga functional. Ibig sabihin ng functional truths, mga kapatid ko, yun pang mga bagay na pagka binabahagi mo, ay sana na magagamit ko kaagad yung inyong sinasabi. Di ba? Kagaya ng aming isang kaibigan, mag-asawa silang kumpulto, inaanak namin sa kasal, sila brother, huwag na magigit yung pangalan. Sila'y nangangaral. At habang nangangaral sa bahay at nagigilan ng libro, maya-maya, pagka medyo napatagal ng panahon, ilalabas na nila doon sa kanilang dala yung bitsay. Ilalabas na nila sa kanilang basit na dala yung kanilang kutsilyo. At mayroon pang kung ano-anong ginagawa. Maya-maya, pagkatapos ng litura, sige po, kakain na tayo. Kasi yung in-order pala ay Healing Wonders of Diet na libro, kaya may kakain na sila. At yung inihanda ay pichay or pichay garbanzos na salad. Eh, di maganda. Natutuwa, actual kagad. At yung tao na kanyang dinadalaw ay medyo natutuwa ako po. Kung hindi man kaya, pag kayong libro may binita ay healthy juices, mga kapatid ko, ilalabas pa yung kanyang matchstone o hurungman, yung masticating na juice ano po. Mamaya magkalabas na ng manungga. Mamaya magkalabas ng linya, gagawa na sila ng pineapple manunggay juice. At iba pa yung na kaagad-agad karangalan ng mga minamahal ko doon sa kanilang pinagpa-order na customer ng ating mga libro. Ibig mong sabihin po diyan, hindi yung functional, nakikita, hindi lamang narinig. Merong sinasabi nga na demonstration beats conversation. Kapag pag nakita ng tao, nakita niya kung paano ginawa ko yun at kung maaari pa siya ay kasama doon sa mga cooking demonstration na kanyang ginawa niya kay pagkatapal ng uling, ano po, hindi kaya doon sa half foot bath na ginagawa pa kaya isang tao ay mayroong langgat, halimbawa ang kanyang mga ko, kasabihin niya, ito talaga ang kinakailangan ko. Functional, ibig sabihin, it functions right away. As relevant to people's needs, yung kanilang mga interest din mga minamahal, expectations, at yung kanilang mga concerns. Ano po? Sabi nga po ni San Pablo, ito yung sa piso 4:15, ito yung tinatawag niyang functional truth as communicating truth in love. Ano bang sinabi dito mga kapatid ko? The gospel by word and deed. Ano po? Ano bang sinasabi dito ni Mrs. White? The greatest argument for Christianity today is a loving and lovable Christian. Kaya maganda ba yung ano? Yung inilang kong pangalan? Help Ministries. Hearts engaged in what? In loving people. Gusto niyo makasama mga kapatid? Ha? Sama-sama tayo ha? Help Ministries ano po? Heart, pero yan po naman ay kahit ano po pwedeng sama-sama. Kakaunting motivation lang po ito, kahit ano po pwede natin gawin mga kapatid ko. Sabi pa ni Mrs. White, effective mission and rapid growth, okay? Rapid church growth revolve around the one, around this concept. Ano itong concept na ito? Functional truths, spontaneous, okay? Spontaneous na message, ano po? Now, mission is only accomplished. Alam niyo, marami tayong gawain. Bilang isang pastor, malimit ako'y, kapag ako'y, nagkakasumpong din ng mga discouragement. Kasi mangaral ka ngayon, makapag-binyag ka ng 50, babalikan mo yun pagkatapos ng isang taon, nasaan na yung mga kapatid na yun? Awanin, no? Nawala na. Nawagtang na. Di na malaman kung saan sila hahagilapin. Tapos magsisimula ka ulit ng panibago. Bakit yung mga nahihikayat nung unang panahon, di na kausing Pastor Usain Usias o Sinatar, dinapasok tangunan, nakakaral sila ng dalawang buwan, ano po, tinitirahan, ano po, sa bahay, yung mga Bible study, yung angsyang natitira. Yun ang matitibay na mga Adventista sa mga panahon ngayon. Kaya nasabi po dito, mission is only accomplished when the following four elements are harmoniously intertwined. Ano itong apat na elemento ng gawain ng missionary work, mga minamahal ko? One, proclamation. Ano yung proclamation? Inihahayag mo.
Kung ano man yun, ito po, natin binanggit sa paraan na tama. Ikalawa, service. Ibig sabihin, mga kapatid ko, naglilingkod ka. Ano po, hindi lamang na kung ano. Ikatlo, mga kapatid ko, fellowship. Susama-sama na kayo ngayon. Ano po, tapos ikaapat, mga kapatid, and worship. Kayo ngayon ay sumasamba na sa Panginoon. Worship ay nandun sa huli na. Nauna yung proclamation. Now, sumusunod yung paglilingkod. Sumusunod yung fellowship, mga minamahal ko. Alam pagsamba, nahuli na. Ano po? But a particular need deserve attention dito. Ano ito, mga kapatid ko? The integration of proclamation and service. Okay? Ah, ano yung service na yun? Yung tinatawag natin common na common, na alam natin yung medical missionary work. Sa ngayon po yung ano, ating tinatawag na health ministries, ano po na ating kawain. Mayroon pang isang tinatawag na IEL, Integrated Evangelism Lifestyle. Maya-maya ay ipusin ko yung Heal Everyone Ministries na po naman. Ano po? Pero yan po yung mga pangalan naman. Sabi nga ni Jesus White, many are asking me how I regard the ministry of the gospel with reference to medical missionary work. Ang sabi ni Jesus White, these two lines of work. Kumbaga yung Bible-based na ebanghelyo. At saka yung service, medical missionary-based na ebanghelyo, mga minamahal ko. Ang sabi ni Mrs. White dito, these two lines of work should blend. Magsasama. Right? Magkasama ito, hindi ito alin, na ito ay mag-iwalay. The Savior, kaya lang na halimbawa ng ating Panginoon, Christ Ministries, noong sinabito pa, ang kanyang ministries ay healing. Anong kanyang method, mga kapatid ko? The Savior, Jesus, mingled with men. As one who desired good, He showed His sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence, and bade them, come and follow me. Sumunod ikaw, kayo, sa akin. Inyo mapansin ko dito ay iba't-ibang kulay. Yung isang kulay, isang aspeto yan sa gawain ng ating Panginoon. O isang step, isang hakbang. Kumbaga sa buong kabuhan ng prosedyo, mga minamahal ko, ito'y isa lamang. Ano yung mga ginawa ng ating Panginoon? Nakisalamuha sa mga tao. Amen? Ha? Yun ang dapat natin walang gawin. Hindi kagad-agad magtayo ng trapal, ng tulga, at pagkatapos mangaral, sinong papasok doon? Medyo mahirap, di ko ba? Pero pag ika'y nakisalamuhan na, ang iba, mayroong tinatawag ng gawa nito ay friendship ministry. Na ikipagkaibigan mo na, mingling with people. Pagkatapos habang nagtigil ka sa mga tao, isa lang yung layunin mo, yung desire for the good. Pwede yung mabuti man na kailangan nila, kaya nga dito kung balapoy sa mga programming, ano po, at nalangin ngayon kung ano yung needs ng mga tao. Okay? Population needs, ano? O yung target needs ng mga tao. Hindi ako ang siyang nayala, kundi yung mga tao. Sasabihin nila, aalamin natin na yun, hindi yung darating kayo sa lugar, hahangat, oh ito ating gawain, hindi ko yun, no? Anyway, mga kapatid ko, mayroon tayong gawain mo dito. Naniniwala ko na mga kapatid kayo po, inyong alam na mga bagay dito. There is a need of coming close. Sa mga katuloy po, ibig sabihin dito, there is a need of coming close to people. Mayroong pangangailangan. Ngayon mo namin ang mahal ko, lalapit tayo sa mga tao, hindi tayo haagot. Di po ba? Na tayo po'y nakaupo na, no? Nakaupo na, talagang bagsak na yung mga bahay, gaya ng sa Iguranda daw, at mayroon mga tao tumutulong, nakaupo lang, at musta lang, magandang mga damit. Hindi, no? Hindi lang paraan. Kaya nga eh, ano, nakakatuwa. Ito po nang gantinan pa, baka sakaling magkakulit mo nga ng panyan po. There is a need of coming close to people. By what? By people's effort. Ibig sabihin po eh, tayo ang siyang gumagawa. Tayo. We mingle with people. Christ method alone. Wala nang iba. Hindi kahit kung kayo namang punso Pilato na yan. But Christ method alone will give true success in reaching the people. Amen? Amen. Kaya kayo gusto natin magtagumpay, mga minamahal ko, aking tandaan ang bagay na ito. Now, sabi ni Jesus White, ito'y comprehensive na evangelism. Christ method alone, ito yung mga hakbang.
ating paspasan na lamang ano po. Pero, yun na nga, nagbabago yung mga font ano po. Anyway, ano yung method ng ating Panginoon, mga minamahal ko? Simula tayo sa number one. No? Ang number one, nandito sa ilalim. The Savior mingled with men. Anong tawag doon? Contact. Mayroong contact, connection. Ano po? Tapos, sure, number two, as one who desired the good. Number two, concern. Tama po? Hello? Concern, ha? Number three, showed his sympathy, compassion. Number four, ministered to their needs, commitment. Okay? Number three, saan ba kayo? Number five, won their confidence. Ayan, nandito na, ano na? Ayan? Five, won their confidence. Confidence, mga kapatid. Then number six, following conversion. Ibig sabihin dito, yung conversion, huli na natin yun. Madaling magdesisyon ng isang tao na siya ay magmahal sa Panginoon bilang suklid ng pagmamahal ng Panginoon sa akin kung yung mga hakbang na ito, mga minamahal ko, ay ating ginagawa. Pero bakit balista? Balita. Bakit yung number 6 na una? At yung number 1 na sa huli? Sapagkat sa ngayon, ito yung proseso na siya ating ginagawa. Siguro may mga pagkabago na. Pero, generally, mga minamahal ko, ito pa din yung proseso na, sige, sumunod kayo sa amin, pabinyag muna kayo, at pag nagabinyag na, o sige, magpatak tayo, kasama na ngayon, di ba? Wonder confidence. Pagkatapos, anong pangailangan niyo, mga kapalid? O sige, minister to the next. Ano po? Pagkatapos na yun, kasi kaawa-awa naman. Pagkatapos na yun, dapat yung kanilang kailangan, ano? yung kanilang kabutihan na ating kailangan, tapos saka sila ngayon nagsama-sama. Saka tayo sama-sama ngayon. Hindi ba ganito ang sistema natin, mga minamahal ko sa ngayon? Kaya nga sabi ko sa inyo, inverted, balik na. Kaya nga, hindi tayo nagtatagumpay. Maraming nawawala, hindi nakapagpapatuloy. No? Sabi pa sa Kulilyo, hindi naglahutay. No? Lahutay ba? O sa Bisaya pala. No? Bisaya pala yung lahutay. Ha? Hindi makaagwanta, Kulilyo pala yun, yung agwanta. Sabi kasi nung aming asawa, ang salita sa Kulilyo, malalalim, maraming alabat, ano po. Kagaya ng ano, salita ng agwanta, may Bisaya naman yung agwanta na yan. Pero ibig sabihin mo natin ng mahal ko, hindi nagpapatuloy yung gawain dahil sa mali yung proseso na siyang ating ginagawa. Kaya may ating natama yung proseso na siyang ating ginagawa. Sabi nga po ni Mayes White, dito, when the gospel ministers and the medical missionary workers o yung mga health promoters, Adventist health promoters, are not united. Ayoko nang gamitin sa atin yung medical missionary workers. Kasi po, masyado na yan ano eh. Masyado na yung gamit na gamit. At mayroon lang po minsan negatibo na para bang may stigma na po doon. At yung kasi mga health reformers nung walang panahon, kagaya ng mga Islam na yan, na medical missionary work, mga kaibigan, para ba nung hindi nagiging tagumpay at nagkakaroon ng problema sa kalagitnaan, di po ba? Kaya ngayon, Adventist health promoters, bahala na kayo, di po. There is placed on all churches the worst evil that can be placed there. Anong sinabi dito? Worst evil. Ano yung worst evil, mga kapatid ko? Pagka ang gawain ng pagtuturo ng Biblia, gospel ministry, at saka yung health ministry, mga kapatid, ay hindi sila kakaisa. They are not united. Ang nakalagay sa iglesia is the worst evil. Kaya nga, tama yung binanggit ni Pastor eh. Pastor, talaga, ang advocacy ko dito, pero nalagatindi. Pero, ako'y nanghihina rin pag nakikita ko na para bang napapabayaan at napapabayaan tayo dito, mga minamahal sa bagay na ito. Anyway, ngayon, ito'y ating pagkakataon. They must be united. Kasi ayaw natin yung kasamaan ang siyang manatili sa loob ng iglesia. Christ servants are to follow his example. As Jesus went from place to place, he comforted the suffering. He healed the sick. Then, he placed before them the great truths in regard to his kingdom, by the Lord. Ano na ako na dito? Ha? Ano na nga? Then! Bakit then? Kasi at pagkatapos niya o. Bakit pagkatapos? Kasi mayroong nauna. Ano yung then? He placed, Jesus placed before them
the great truths in regard to His kingdom. No? Yun ang siyang binanggit dito. Ngunit ang nauuna, mga minamahal, napakamaliwanag, Christ's object lessons, page 232-234, okay? He went from place to place, comforted the sick, the suffering, and healed the sick. You see yun yung medical missionary, right? O di kaya yung health ministries, di kaya yung healed ministries, mga kapatid ko, health promotion, siya munang nauuna. Ginagawa pagkatapos na ito'y nagampanan, nagawa mga ginawa ko. Saka ngayon, papasok na yun yung pagtuturo ng katotohanan hinggil sa kaharian ng ating Panginoon, yung spiritual na mga bahagi. Well, hindi itong titingnan ko paano. This is the work of His followers. As you relieve the sufferings of the body, you will find ways for ministering to the wants of the soul. Pagkaya nag-chapel pultis, ikaw ay nag-anda ng chapel drink, ikaw ay nag-pahanda ng steam inhalation, Brother Rod, ng hot foot bath, ng mga herbal therapy na yan, you will find ways for ministering to the wants of the soul. You can point to the uplifted Savior and tell of the love of the great physician who alone has the power to restore. Most likely, pagka nauna, mapupunin din ako study, akong panahon dyan. Pero pagka nakita mo, oh, parang ikay matang na. Alam mo, yung malunggay, mahalaga yan. At maya-maya, dadala mo siya ng malunggay juice, mga kapatid ko. Diba? Yung kapatid na yan ay, yung tao na yan, mamahalin ka at kahit anong sasabihin mo, papakinggan niya na yan. We will welcome ka sa loob ng bahay nila. Papakain ka pa, patutulogin ka pa. Bakit po? Kasi pinaglingkuran mo ang mga tao na yan. Sabi ni Jesus Christ, ito yung medical missionary work, the gospel of healing, the gospel of blessing, the gospel of what? Strengthening. Okay? Strengthening. Medical missionary work is the right hand of the gospel. It is necessary to the advancement of the cause of God. As through it, men and women are led to see the importance of right habits of living and the saving power of the truth will be made known. Kausap ko lang kapatid kahapon. Kahapon ba? Yeah, kahapon ng isang araw pala ng gabi. Sabi sa akin, ako'y nagkasari. Nagkaroon ako ng diabetes. Kasi tikong tao na akong hindi nagpapacheck up eh. Nasa Amerika yun. Check up eh. Sabi ko nga sa iyo eh. Dapat bantayin mo yung malasyan mo. Anong sabi ng doktor mo? Ay ngayon, sinasabi na niya sa akin, naniniwala na siya, sabi ng doktor niya, na itong mga sinasabi ko, noon ko pa sinasabi sa kanya, pero alam ko, ito yung matindi ng impact, sabi niya, magbabago ako ng lahat ng paraan ko ang buhay ko. Wala ng soft drinks, wala ng kape, ano pa? Ako mahutong ganyan naman ng oras sa mga isang araw, ano pa? Ako mag-jogging parati, ano pa? Yun, talagang ang kanyang buhay mahiging balansin na. At ako iinom ng tamang dami at tamang uri ng tubig, hindi ko alam doon yung inumin ko. Sabi ko sa kanya, yun, tama. Sinabi ko sa iyo dati ko yan. Sa dati sa iyo, sabi niya. Kaya nga, kapag umuwi ka na dito, alam kong gagamot sa iyo. Okay? Ikaw mo lang pasyente doon sa wellness center na ating gagawin. Sabi niya, next year, uuwi na ako. Kaya nga, inaantay ko yung mga kapatid. Now, as the right hand of the third angel's message, God's method of treating disease will open doors for the entrance of present truth. Ibig sabihin dito, madali na ngayon ang magturo no, ng tungkol sa kaharian ng ating Panginoon pagka yung isang tao ay ano yun, nakuha mo na yung kanyang confidence, nakapaglingkod ka na sa tao na ito, nakisalmuha ka na sa tao na ito ngayon, at kayo ay magkaibigan. Hello? Mga minamahal? Hello? Alam na natin? Alam natin dati ito eh, kasi naman ay para bang hindi natin lang pinupokus ano po. So atin ngayong in-overhaul ulit. Atin ngayong titignan ulit. Kaya ngayon babali ako sa Mercurius, siguro ang ngayong gabi. Mamaya siguro gabi kahit isa. Bukas na mabalik kahit isang lecture kung paano man. At pagkatapos bahal na itong ating mga express dito ng mga PYC. Babali ako sa Mercurius para sa ilang mga kalagdagan pa po. So yun baka mga 2-3 days sa pag-itigil dito para strict yan mga kapatid. Mga limahal mga kabataan. So the right hand is used to what? To open doors through which the body may find entrance. This is a part of the health ministry's work. It is largely to what? To prepare the way for the reception of the truth for this time.
A body without hands is what? Is useless. Kapag talagang paghanda talaga, hindi ka magkatalim ng bagay kung hindi mo pinubungkan, pinapatubigan mo yan. Hiyatang ka yung mga bato, pero pagkakanda ng lahat, pagtanim mo, sigurado ng dumot ang lahat. Kaya nga ito yung healing, Christ healing ministries. Heal everyone ministries. Ano lang pong binigyan ng ating mga acronym? Yan, nag-haharo-haro na doon. Health evangelization for abundant life. Amen? Ito ba'y gawain natin? Pero nauna health ha? Evangelization, pag mayroong pagkakataon at nagbukas na yung pagkakataon, saka ka papasok. Huwag yun ang nagamitin mo pang pasok, no? Kami po mayroong bibigyan ng Biblia sa inyo. Kaya ngayon, tuwang-tuwa ko, kaibigan kong pastor. Doon sa approach mo, mamimigay ng isang kilong bigas. Kasi, yun yung ano, that is also health ministries, di ba? Ang mga tayo atin, bakit gutom? At kaya mo sila, dahil sa pinapatid mo sila, hindi na sila makakapunta sa dagat at mag-isda ng gabi. Kaya din sila kaya na dapat nang bibigyan sila ng kanilang kakainin sa kinabukasan. May pera na ako, Pastor, kapag magdadala ng bigas ng gabi. Dalangin mo sa Panginoon, ano? No. Pero nangako na ako kay Pastor, magdadala ako ng maraming buto pagbalik ko. Hindi naman buto ng pusa, ha? Buto ng aso, hindi yun. Buto ng baka, hindi rin. Kasi mag-vegetarian na tayo eh, kung maaari. Di pala mag-plant-based. O na yung vegetarian na pangalan, plant-based na naman. Buto siguro ng ano? Buto siguro ng yung pagyong bean, yung beans, yung soybeans, ano yan. Munggo, iba't ibang kulay, titingnan ko kung saan ako makakalaan. Kaya mami, ihanda mo na yung pambili ng buto, ha? Kasi magdala tayo ng buto. Matagal yan, matagal yan. Anong sunod? Health education for abundant lifestyle. Heal ministries. Ano pa? Health education for abundant life. Health endorsement for awesome life. Wow, hindi. Awesome life. Sa likod ng sasakyan ko si ni Pastor Casimero, presidente ng dati-ating Sabah School, nakalagay doon, I serve an awesome God. Isang Panginoon, isang Diyos na talagang kahanga-hanga. Kaya nga ito ang dapat na gawain ng Pastor Casimero. An awesome mission. Ano yun? Health endorsement, health education, ano yun? Health endorsement for awesome life. Health encouragement for abundant life. Health evangelism for Adventist lifestyle. Amen? Amen. Pero magaling na sabihin yan sa huli na natin. Atin-atin na lamang ito na ang talagang nangunin natin dito is health evangelism for Adventist lifestyle. Amen? Amen. Okay, so sana po yan itong huli mga pinamahal ko sapagkat ito ang isyan. Mayroon pa itong karagungan eh. Halos sa dalawang gabi akong nakaupo, naghanap na ako sa thesaurus ng mga magagandang salita para magiging hakma ko ito, mga kabalit ko. Health education, elevating life ministry. Wow! Ano po? Tindihan po. Health efforts for awesome life or lifestyle. Health education for abundant, Adventist awesome, admirable lifestyle. Marami. Unlimited yung kung pwede natin magawa kagaya ng SMILE, no? Student Ministry Involving and Helping Everyone. Yung Heal Everyone, mga kapalit ko, is Health Evangelism for Adventist Lifestyle Everyone. Amen? Amen. Yun ang ibig sabihin talaga doon. Pero ang ating naka-form doon, Health Ministries. Okay? Heart engaged in loving people. At may health education tayo, ang livelihood. Kasi mga tao ngayon, may sakit. Ang tao ngayon, walang pera. Kaya kailangan na ay Health Ministries. I-release ko yan. Huwag ako mumunahan, ha? Pagkatapos na makaristo na yung mga kapalit ko, then we will start that ministry, no? Going around. Kasi po, kailangan natin yung mga bagay-bagay na yan. Okay? So, the gospel ministry is needed to give permanence, okay, to the medical missionary work, and the gospel ministry needs the medical missionary work to demonstrate the practical working of the gospel. So, tulong-tulong talaga. Neither part! Testimonies of Church, Volume 6, page 289. Neither part of the work is complete without the one, without the other. Hindi kompleto pagkakukulang. Ano po? Nang isa, dapat itong dalawa mga minamahal ko ay sama-sama lahat. Ang tawag dito ay whole gospel. This is what matters most, mga kaibigan, mga minamahal ko. The truth for this time embraces the whole gospel. Rightly presented
It will awaken man. The very changes. Kapag ito'y matatag pang tao, that will make it in the power of God's grace upon the heart. It will do a complete work and develop a complete man. Hindi yan magbabalik. Hindi yan aalis sa iglesia. Tuloy-tuloy yan, magiging EY leader yan. Sabas ko leader, magiging Japanesean, Japano, magiging elder yan, mga Marco. Because ang resulta po ng gawa nito, ano yun? Complete man, kasi ito ay complete work. Then, let no line be drawn between the genuine, okay, him ministries and the gospel ministry. Let these two blend in giving the invitation come, for all things are now ready. Let them be joined in an inseparable union, even as the arm is joined. So what? Is joined to the body. So sama-sama talaga itong dalawa, mga kapatid ko. If we would elevate the moral standard in any country, in any town, city, or barangay, sabi ko rito, where are we going to go? We must begin by correcting their physical habits. So saan tayo magsimula, mga kapatid ko? Magsimula tayo sa ngayon, itatama natin yung kanilang physical habits, ano bang kinakain nila, ano bang ininom nila. Kaya nga, demonstration muna na ang soft drinks masama. No? Ang kape ay masama. Meron akong magandang beer mo niyan, mga kapatid ko. At ang tao, pag nakita yun, 101% hindi na iinom ng Pepsi, ng Coke, pag nakita nila yun. Maliban na lamang kung nagpapakamatay ng tao na yan. Okay? Yun. Nalilimutan ang bagay niyan. Kaya nga siguro sa Miyerkules o sa Webis, atin niyang i-demo doon sa ating gagawin pangyarihan po. Para yun ang siyang kailangan eh. Tapos yun, atin na mag-demo sa kanila, paano gumawa kayo ng rice milk? Kasi ang milk ng baka, maliban sa mahal na, ay hindi masyadong maganda. Paano gumawa ng rice milk? Ano po? At lalagin mo naman ng kakaunting soy milk. O, edi, magsama-sama yung dalawa. Ay, di ba, masarap, kompleto siya, di ba? Okay. So, virtue of character depends upon the right action of the power of the mind and body. Ano na talaga yung virtue of character? Yung katatagan, yung pag-ugali ng isang tao, yung kabutihan na ugali ng isang tao, saan nakadepende mo kami na mahal? Nakadepende sa kanyang tamang action. Saan nagagaling yung tamang action? Sa kapangyarihan ng kanyang inisipan at ng kanyang pahanagawa. Kaya pagka siya ay masikip, hindi siya makapag-decide na mabuti, gagamutin muna. Okay? Pagka siya ay medyo ang isip, hindi pa naniniwala, ay di ipapakita muna sa kanya. Yung mga scientific na mga evidence at mga bagay na ito, hindi maganda. At saka yung mga reports ng science, mga kapatid ko, na ang tao ngayon na namatay, kaluwag kanan, nang dahil sa mga sakit na maaari naman natin maniniwasan. Okay? Preventable diseases. So, ito na yung nakalagay ko dito, mga kapatid ko, indulgence. Ito na yung ating problema, ihuli ko na naman. Indulgence in any unhealthful practices makes it more difficult to discriminate between right and wrong, and hence more difficult to resist evil. So, pagka tayo walang pagkipigil, mahirap talaga magbabago. Mahirap ang magkapakatuwid, magkapakatilok, magtapat sa gawain ng ating Panginoon. Pagka tayo ay nag-indulge, mga kapatid ko, sarap din sa langin na siya. Diyan tayo kasi hindi ang kanin. Talagang pagpayabangan pa. Ako'y nakakalima. Yung isa, ako'y nakapito. Ay, talo ko kayo. Ako'y nakasayang. Sabi ko ng isa, wala tayo sa akin. Nakakinsi ako. Kasi hindi nagkinsintasan ng kanin. Saan hindi nagayon yung mga kapalit ko, di ba? Pagkatapos, babayad pa ng extra. Only juice. Oh, yung only juice. Papahanay, only na nga rice, only pa ang juice. At ang ginawa, juice yung hita ng manok. Dapat din ang maraming sili. Ubus ko naman ang natin. Di ba? Saan ano? Kaya nga mga kapatid, indulgence talaga yan. Nag-indulge sa'yo, masama po talaga yan. More difficult to resist evil. Inyo ba itong naunawaan? Hello? Naunawaan niyo ba itong mga kapatid ko? So, wag tayong mag-indulge ha. Pagka busok na, ibig sabihin, dapat matagal ka lang tumigil. Kasi ang tamang pagkain, kalahating busog, tumigil ka na. Yan ang tamang pagkain. Kasi lang yung tao busog na, nakita, may dessert pa. Ay, pwede pa, kaya ko pa. Kung kita mo, busog na tapos kaya ko. May, hindi na ako makahinga. Okay? So, the better, my life today, one for one, the better you observe the laws of health, the more clearly can you discern temptations and resist them, and the more clearly can you discern the value of eternal things. Kaya mayroon pang taong mahikaya kasi barang ito.
dapat pabago ang life ng kanyang mga yung kanyang isipan at aspeto ng kanyang kalusugan. Sabi ni Dr. Akena, sabi ni Ms. White, educate, educate, educate. Pero mayroon akong bago dito. Higit pa. Ano po? Kasi pagka-educate ang educate, hindi naman nagbago. So, educate, educate! No? Talagang uugahin mo. And organize. Ibig sabihin ng mga kapatid, ito talaga ang medical missionary work. Once na pag-educate ka, medyo uugahin mo ngayon. Sige na, pagkatapos na yun, tuturuan mo sila ngayon kung paano magsimula ng buhay. Simula kayo ng run to the fan club, di ba? Exercise ka po yun. Magsimula kayo ngayon ng parabang, ano to, healthy spoon and forks, no? Club, ibig sabihin ng mga tao, alam nila ang dapat na gawin. So organize. Tama po? Nasaan ko na pagkatapos ng buhay dito, ang labat pastor, ay magkakaroon ng bagong ano, bagong perspective ano po, kung ito ay magkukuloy-tuloy ng maganda. God designed that the subject shall be agitated and the public mind deeply stirred to investigate it. Hindi ako may sabi nila, kundi si Jesus one. For it is impossible for men and women, while under the power of sinful, health-destroying, brain-enervating habits, to appreciate sacred truths. Okay? Ito yung dito yung gano'n, diba? BYC, ano? Mahirap talaga ang maraming ito. This branch of the Lord's work, medical missionary work, or healing ministries, has not received due attention, and through this neglect, much has been lost. Okay, meron nga isang sermon. Ang title ko dito ay The Neglected Gospel. Para bang pinabayaan na, mga minamahal ko. Pero dapat sana huwag pabayaan. If the church would manifest a greater intention in the reform through which God Himself is seeking to fit them for His coming, their influence would be far greater than it is now. Okay? So the world recognized Adventists as one of the healthiest groups of people. Tama po, maraming na magsulat dito. Sabi sa akal ng Diyosyong, His people must be the head and not the tail. Sabi po dito mga kapatid, the Lord's word is one, His people are to be one. He has not directed that anyone feature of the message should be carried on independently or becoming all-absorbing. In all his labors, he united the medical missionary work with the ministry of the word. In every place, ito na yung ating conclusion, mga minamahal ko. In every place where a church has been established, let the church members walk humbly before God. Let them seek to enlighten the people with health reforms, health reform principles. Kaya nga meron tayong gawain, no? Kasi mayroong iglesia sa lugar na ito. Pero hindi lang po yan. In every place where there is a church and a church school, instructions should be given in regard to the preparation of simple health foods for use of those who wish to live in accordance with the principles of health reform. Hindi lang yan, mga kapatid ko. Sabi ni Jesus, we have come to the time when every member, hindi lang isa ang buong church, every member, bawat kahanan ng iglesia, should take hold of the healing ministries. Dapat ito yung atin ang hahawakan at inayapusin na. Kasi po, problema to. Kung mayroong sakit, natakbo tayo kayo na sa isla. Kaya nga, ayaw mong pinarasan sa isla. Pero kung sa isla, nandiyan naman yung healing and caring Adventist Church, ang mga tao yung dito lang. Kasi pagka hinika, nagkaroon ng problema, hindi ka makatakad kagad. Maaaring maabutin ka na lang kung ano pa mang hindi dapat na mangyari. Diba? So dapat makakabalikod ang ating iglesia dito ay ayos. Parating puno yung hospital na talabat. Kaya nga dito sa ating iglesia, kung pwedeng dyan, maglagay tayo ng mga tama, maglagay tayo ng water therapy dyan na kwarto sa itaas na yan. Sa kabila, meron dyan parang kitchen na malilit. Hindi mga tayo punta dito. Paano hanggang gagawin? Sa kabila sa palibot, yan, yung tubig na yan, yung tampakan yan, mga kapatid. Kasi kamukha siya, ano dyan, sakit pang kabudinan. Tampakan yan, habang sa lugar ng larong buwan. Pagkatambak dyan, magtanim kayo ng ano, oregano, magtanim ng basil, magtanim ng lahat ng uri ng herbal para itong iglesia na ito ay magiging center ng ano po, ng herbal healing, herbal para bang healing care sa buong isla ng Alabat. Amen? Amen! Kung pwede yung mga kabulit ko, every member, hahawakan ng matibad. The medical missionary work should be a part of the work of every church in our land. Disconnected from the church, it will soon become a strange medley of disparate atoms. Yun, nasito natin na, no?
Eh ngayon, maraming sumunod dahil sa mga bagay nito. Kailangan ito lagpasan mga kapatid. Sabi niya sa Isaiah, ito yung ating mga gawain. Ito'y lagpasan ko na naman at maraming sa ating training at itong gagawin. Pero ito, tamang-tamang ito. Pagka ginawa natin yung blending ng dalawa, your light break forth as the morning. Sabi yan sa Isaiah 61 ito, di ba? Magliliwanag, arise, tumindig ka, bumangon ka. Okay? At ika'y magliliwanag sapagkat ang kasamaan ay naglipana na. At pag ginawa natin ngayon, ang ating liwanag ay magiging parang umaga. Your health shall spring forth speedily. Your righteousness shall go forth before thee. The glory of the Lord shall be your reward and your protection. Ang gawain sa mga dito ay bahala ng Panginoon. Pero ang tagumpay ay ipinako ng ating Panginoon pagka ating gagawin ang kanyang sinasabi sa atin. So ito yung mga bahagi ng gawain ng po. Ipinakita ko lang sa inyo. Kumbaga po ay ito yung ating ginawa mga minamahal ko. Ito yung sampul na yun. No? Kumbaga po ay cheers, heal everyone, ministry, love them. Ito yung rabat church, mga kapatid. Mayroon tayong outfits number 1, mayroon tayong outfits number 2, number 3, and number 4. Tapos mayroon tayong target A, target B, target C, target D. Depende na. Parang ito ay mother's class. Simula kayo ng mother's class dito. Yun po namang sa kabila ay ano yun. Siguro yung mga alcohol and drug dependency. Marami yung mga po pwede na doon yung mga programa. At ang simple ay ating iglesia, mga kapatid ko. Tapos po yun, ang talupay ay ating matatanggahan. Alam niyo, ang gawain ng Diyos cannot be finished merely through institutions, programs, projects, and technical approaches. Tama niyo po? The Word of God, it will happen only when people see the message embodied in flesh and blood. When people see the resurrected gospel, exemplified and lived out in the daily life of every believer. Anong tawag dito? Integrated evangelism lifestyle. Okay? Evangelism is most effective, of course, as an integrated evangelism. That is, as part of not separated but divorced from individual believer's life at work, in the market, neighborhood, among relatives and friends, in the home. Ibig sabihin, pagka bahagi na aking buhay, bahagi na inyong buhay, integrated evangelism lifestyle ng aking mahal ko. Okay? Ang gawain ng Diyos, matatapos. Ito na ang siyang pagkamatapos ng gawain ng Diyos. Ayaw na, hindi yung pastor, hindi yung 3PM, hindi yung Hope Channel, kundi ang gawain ng Panginoon. Sila yung magpapabilis naman. Pero ang pagpapatapos ng gawain, pagka ating maunawa na lahat, at ayaw ko ay tuloy-tuloy na matatapos ng gawain ng Panginoon. Sa pagkatapos, mga mahal, kung mga kapatid dito sa iglesia, mga bisita na kagaya mo din, if Seventh-day Adventists practice what we profess to believe, if they were sincere health reformers, they would be spectacles to angels and to man. Amen? Tayo ba ngayong umaga sa pagsimula ng ating gawain, liwanag, tumo sa landas ng pag-asa sa buhay at kaligtasan, kalusugan at katotohanan. Bukuli yan baliktarin, di ba? Kalusugan at katotohanan, tumo sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko, kayo ba'y ngayong umaga, magkatalaga na ating suportahan at gawin sa ating iglesia at gawin sa ating mga sarili ang gawain na ito. Kung yun ang inyong pagnanais mga kapatid, pwede bang tumayo kayo sa inyong kinabukuhan? Samahan niyo po ako na tayo panalangin para ang gawain ng Panginoon na ating idalangin na ito'y magtagumpay simula sa araw nito hanggang sa natapos ang dalawang buwan at ilutuloy pa hanggang sa pagkakas. Dakila namin, Diyos, narito ang inyong mga anak. Nakatayo bilang simbolo ng kanilang pagkakalaga. Na sila, Panginoon, kami, Panginoon, Diyos, ay magiging masigla na kabahagi ng gawain ng kalusugan at katotohanan dito sa labat simula sa bahay nito. Panginoon, pagpalain po ang pagkakalaga. Pagpalain ang aming pagkakalaga. Pagpalain ang bumiglesya. Pagpalain ang grupo sa pangunan ng Lord. Pagpalain si Pastor at Paro at ang kanyang buong pamilya sa pangunas ng Lord. Sa pagkakanlahan, aming dalangin sa pangalan.